Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Aaron. At itong ibabahagi ko ay isa sa mga nakakatakot na karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari itong kwentong to noong mga panahong nakatira pa ako sa Cavite. Bahay yon ng tiyahe ng asawa ko. Malapit kasi yon doon sa pinagtatrabahuhan ko dati. Kaya tuwing Sabado, nakikitulog muna ako sa kanila bago ako umuwi sa amin. Sa totoo lang, sensitibo ako sa mga bagay na paranormal. Madali akong makaramdam kapag may mga kakaibang nilalang at mga espiritu na malapit sa akin. Kakaibang bigat agad sa katawan ang nararamdaman ko kapag meron akong nararamdamang multo o nilalang sa isang lugar na papasukan ko. Unang salta ko pa lang noon sa bahay ng tiyahe ng asawa ko. Para na akong lalagnatin. Ibang klase yung presensyang nararamdaman ko doon. Parang paulit-ulit na pinupukpok yung batok ko. Akala ko nga nung una, hina-high blood ako. Pero wala naman akong ganong sakit. Binaliwala ko lang yun at nanghingi na lang ng maiinom na tubig. Baka ako dala lang ng init ng panahon. Kaya ganoon ang nararamdaman ko. Unang Sabado ko doon sa bahay. Magkasama kaming dalawa ng asawa ko sa kwarto. Patay na yung ilaw sa loob. Pero may bukas namang LED light sa sala. Parang ilaw lang ba? At hindi naman ganoon kadilim kapag lalabas kami at magbabanyo. Umalis kasi noon yung mga may-ari ng bahay. At pinakiusapan kaming mag-asawa na manatili muna doon nung Sabado na yon at Linggo na ng umaga umuwi. Himbing na himbing kaming mag-asawa sa pagtulog nang bigla kaming makarinig ng mga kumikilos sa labas ng kwarto. Obvious yung tunog. Halatang wala silang pake kasi inuusog yung mga upuan tapos nagkakalansingan yung mga kubyerto sa kusina. Unang nagising yung asawa ko, naabot ang yugyug sa akin. Sinabi niya na tila ba may nakapasok na magnanakaw sa loob ng bahay. Dahil nga may ilaw sa sala, kitang-kita namin sa awang ng pintuan yung mga anino ng mga nasa labas. Sa bilang ko, may tatlong pares ng paayon. Dahan-dahan akong tumayo at kumuha ng kahit anong panghampas na mahawakan ko dun sa kwarto. Kapit na kapit yung asawa ko sa braso ko nun habang pinipigilan yung pag-iyak niya. First time kasi namin na maka-experience ng ganitong pangyayari. Kaya kahit ako, hindi ko alam ang gagawin. Sinabi ko sa asawa ko nun na bibiglain kong buksan yung pinto para magulat yung mga magnanakaw at makaamba ako ng hampas sa kanila. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto, laking gulat namin nang walang tao sa labas. Tahimik na ulit ang paligid. Agad kong sinunda ng sigaw ng pagtatanong pagkalabas ko sa kwarto. Dahan-dahan kong tinignan ang bawat sulok ng bahay, pero wala. Tanging tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig mo. Sunod kong tinignan yung mga pintuan kung nakakandado ba. Sarado naman lahat. Yung takot na nararamdaman namin kanina dahil sa magnanakaw. Nadagdagan pa ng kaba at kilabot dahil sa misteryong ito. Matapos noon ay sinabi ko sa asawa ko na baka guni-guni lang namin yun. At bumalik na ulit kami sa pagtulog. Ngunit akmang isasara ko na yung pintuan ng kwarto. Bigla akong may narinig na matinis na tunog sa tenga ko. Napahawak ako bigla sa ulo ko kasi parang tinutusok yung dalawang tenga ko. Nahilo ako bigla. Ngunit nung tumingin ako sa may bandang sofa ng bahay, laking gulat ko nang may nakita akong tatlong tao na nakaupo. Isang matandang lalaki, isang babae, at isang teenager na lalaki.
Nakatingin sila sa akin habang tumitindi yung sakit ng tenga ko. Naririnig ko din noon na tinatawag ako ng asawa ko. Ngunit hindi ako makagalaw. Parang habang gumagalaw ako, lumalakas yung tunog. Nang huminahon na ang lahat, katakataka namang nawala din yung mga tao sa sala. Noong mga panahon na yun, alam ko na mga ligaw na kaluluwa ang nakita ko at nagparamdam sa aming mag-asawa. Hindi naman ako nabahala sa mga nakita at naranasan ko. Sanay na din ako sa mga ganitong pangyayari. Kaya kahit may mga nagpaparamdam sa akin dun sa bahay ng tiyahin ng asawa ko, tiniis ko lang. Sinabi ko din naman sa kanila yun. Ayon sa pamilyang nakatira dun, noon pa man ay may mga nagpaparamdam na talaga dun sa bahay nila. Hindi naman daw nananakit. Ngunit kung mahina talaga yung loob mo, magdalawang isip ka muna kung tutuloy ka pa ba sa bahay na yun. Simula din nun, hindi ko na sinama yung asawa ko kapag mag-overnight ako doon. Ayoko din kasing maapektuhan siya sa mga ganong pagpaparamdam. Hanggat maaari, sinisikap ko makauwi ng mas maaga para maiwasan lang ang ligaw na kaluluwa ng pamilyang nakikitira doon. Magandang gabi ho sa mga listeners ng channel na to. Tawagin nyo na lang akong Chester Sir Ken. Ikikwento ko lang itong naging experience namin ng mga childhood friends ko nung minsang umuwi ako sa probinsya namin sa Davao. Sa Tagumpo sa Davao nag-originate yung pamilya ko. Doon din po ako ipinanganak at nakapag-elementarya hanggang second year high school. Nung ika-third year ko po, naghiwala yung mga magulang ko at isinama ako ng nanay ko sa Maynila. Dito na ako sa Maynila nakapagtuloy ng pag-aaral. Swerte din namang nagkaroon agad ng trabaho yung nanay ko at nagsusustento din naman yung tatay ko sa akin. Hindi naman kasi yon yung tipo ng hiwalayan na nagmula sa trahedya ng pagiging mag-asawa nila. Malumanay silang naghiwalay. Pakiramdam ko nga, e na fall out of love na lang talaga sila. Kasi isang taon siguro matapos yun mangyari, e nagkaroon ng bagong kasintahan yung tatay ko. Hindi ko naman masasabi na mayaman kami, pero may kaya naman kahit papaano. Tuwing sem break po namin, umuwi ako sa Davao para dalawin yung tatay ko. Mabait naman yung bago niyang kinakasama at itinuturing na din akong anak. Kaya okay din naman ako. Nag-iisa lang din akong anak, kaya tuwing umuwi ako doon, nakikita ko yung mga kapatid ko sa ama. Feel na feel ko din yung pagiging kuya ko doon. New Year noon, 2012. Nagpaalam ako sa nanay ko na baka pwedeng doon ako sa tatay ko magbagong taon. Hindi pa kasi ako nakakapagbagong taon doon simula nung naghiwalay sila. Buti nga at pinayagan ako. Tuwang-tuwa ako noon kasi bago pa man ako makauwi, nagkakonek-konekta na kami ng mga childhood friends ko. Mga kaklase ko yon nung elementary hanggang second year high school. Matapos magkaputukan at makakain ang buong pamilya, nagdesisyon kaming magkakaibigan na magkita-kita at magkainuman. Dahil nga hindi ako pamilyar sa mga lugar at tao doon, sinabi ko sa kanila na kung pwede ba doon na lang kami sa bahay namin mag-inuman, na agad naman nilang sinang-ayunan. Mga bandang alas dos ng madaling araw, naririnig ko nang may kumakatok sa gate ng bahay namin. Ngunit mabilis yung nawala at napalitan ng pag-uusap. Nasa pinto pa lang ako noon habang nakikinig sa pag-uusap nila. Naririnig ko yung tropa ko na may tinatanong kung nandun daw ba ako. Pero katakataka namang wala akong naririnig na sumasagot sa kanya. Ngunit patuloy pa din siya sa pagsasalita. Maya-maya pa ay narinig kong biglang bumukas yung gate namin. At isa-isang nagsipasukan yung mga tropa ko.
Nagkagulat-gulatan pa nga kami nung bigla nilang binuksan yung pintuan ng bahay. Tinanong ko sila kung paano sila nakapasok. Sinong nagbukas ng pinto? Sinabi ng isa kong tropa na si Jason na lola ko daw yung nagbukas ng pinto. Sabi ko naman, sinong lola? Ayon sa tropa ko, si Lola Peng daw, nanay yon ng tatay ko. Pasyana ang buo niyang pangalan. Si Lola Peng, na 2 taon nang namaya pa. Para hindi na lang magkatakutan, hindi ko na lang pinansin yon at pinapasok na lang sila na parang hindi ko alam yung sitwasyon. Sinabi ko sa kanila na dahil tulog na halos lahat ng nasa bahay, doon na lang kami sa silong sa likod. May mga upuan din kasi doon, tsaka presko. Isa pa, ilikod yun ang kusina. Kaya kung kailangan ng yelo o pagkain, mabilis naming makukuha. Doon sa kinauupuan namin, may malaking bintana din. Nakita mo yung loob ng kusina habang nasa labas ka. Bali ang pwesto namin, nakapalibot kami sa maliit na lamesa at nakatalikod ako sa bintana. Mga 4:00 na siguro yun. Medyo lasing na kami nun kasi Alfonso yung tinirada namin. Bigla na lang tumingin yung isa kong tropa sa bintana at sinabing, "Ay, nanang! Magandang umaga ho. Happy New Year!" Parang nawala yung pagkalasing ko nung marinig ko yun. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. Ngunit wala naman akong nakita. Ngunit dahan-dahan kong naramdaman ang lamig sa paligid. Nakikita ko ding napapayakap na yung iba kong kasama sa mga braso nila dahil iba yung lamig. Iba sa simoy ng hangin tuwing Pasko at bagong taon. Hindi na ako nagalaw noon at tahimik lang. Napansin niyo ng mga kasama ko at hindi ko na napigilan yung sarili ko. "Hindi nyo ba alam yung nangyari?" Sabi ko, na agad naman nilang sinigundahan ng sagot na ano bang nangyari. "Si Lola Peng kasi, 2 taon nang patay." Napalunok lang yung mga tropa ko sa narinig. Hindi din sila makapaniwala sa sinabi ko. Tulala lang silang lahat sa narinig. "Kung wala na si Lola mo pre, sino yung nakadungaw sa bintana?" "Hindi ko din alam pre. Para kaming nawala ng ganang uminom matapos nun. Inubos na lang namin yung natitirang alak at isa-isa na din silang nag-uwian. Pero akong naiwan sa bahay. Unti-unti namang ginagapang ng hilakbot sa pangyayari. Awa ng Diyos at hindi naman nagparamdam sa akin yung lola ko. Alam siguro niyang duwag ako sa mga multo. Kaya siguro siya nagpakita nun para bantayan kami habang nagiinom. Mabait yung lola ko na yon at maalaga. Kahit siguro sa kabilang buhay, ay binabantayan pa rin niya kaming mga mahal niya sa buhay." Hello po sa lahat at magandang gabi. Danica na lang po ang ipangalan niyo sa akin. Kwento ko lang po itong isa kong karanasan na ni sa hinagap. Hindi ko naman akalaing mangyayari sa akin. May event po kami noon sa opisina. Year-end party ng kumpanya namin noon. At ang tema ng party ay glitz and glamour. Maliban sa magde-dress up kami ng bongga, sa hotel pa gaganapin. Ayoko na nga sanang pumunta kasi gastos pa yon sa damit. Pero pinilit talaga akong sumama ng mga kaopisina at boss ko. Sabi ko, may isang dress lang ako na kulay pula sa bahay pero wala akong masusuot na sapatos. Biglang sumingit yung isa kong ka-office mate na talagang mahusay manamit. Sabi niya sa akin, mukha naman daw kaming magka-size ng paa. Meron daw siyang pulang sapatos na mapapahiram sa akin. Medyo mataas nga lang daw yung takong.
Sinabi ko naman na okay lang, basta hindi na ako gagastos. Sabihin na ng ibang tao na kuripot ako. Pero para sa akin kasi, hindi praktikal na gumastos ng malaking pera para lang sa mga bagay na isang beses mo lang gagamitin. Kinabukasan, daladala na nung ka-opisina ko yung sapatos na yon. Totoo nga, mataas nga ang takong. Tinanong ako nung ka-opisina ko kung kaya ko ba daw yun isuot. Sabi ko naman na oo, kaya sinukat ko na kaagad. At ayun, kasya sa akin. Linisin ko na lang daw yung sapatos kasi medyo naalikabukan na. Hindi na daw kasi niya masyadong naisusuot. Nung unang gabi pa lang na maiuwi ko yung sapatos, iba na yung naging pakiramdam ko sa bahay. Parang bigla-bigla na lang akong kinakabahan ng walang dahilan. Para akong praning. Kasi parang laging may nakatingin sa akin. May mga pangyayari pa na nagugulat ako ng walang kadahi-dahilan. Kasi feeling ko, may taong papalapit sa likod ko. Pero pag nililingon ko naman, wala namang tao. Pagrabe ng pagrabe yung mga nangyayari habang papalapit ng papalapit yung event namin. Isang araw bago yung event, doon na nangyari yung bagay na nagpabago ng isip ko sa pagsuot ng sapatos na yon. Kagagaling ko lang sa trabaho noon. Nakarating ako sa bahay mga alas 9 na siguro ng gabi. Sobrang traffic kasi. Makati ako nagtatrabaho. Tapos sa Antipolo kami nakatira. Kung dumadaan kayo sa Ortigas Extension, alam nyo na yung impyernong sasagupain nyo kapag nag-commute kayo doon. Nag-ayos na agad ako ng sarili. Hindi na ako nakakain ng hapunan sa sobrang pagod. Huwebes yun ng gabi at Biyernes ng gabi yung event namin. Pero napagdesisyonan ng kumpanya na wag na lang kaming papasukin kinabukasan para makapag-ayos kami. Natulog na nga ako agad para hindi naman ako mukhang pagod sa party namin. Alas 3 ng madaling araw en punto. Biglang nag-alarm yung cellphone ko. Katangahan ko naman kasi, hindi ko napatay yung alarm ko. Technically kasi, may pasok pa ako noon. Kasi nga Biyernes pa lang. Pupungas-pungas kong pinatay yung alarm ng cellphone ko at bumalik sa pagkakahiga. Hindi pa ako pumipikit noon at bumaling ako sa tagiliran ko. Yung higaan ko kasi, kutsyon lang. Walang kama or bed frame. Mas gusto ko kasi yung ganon. Pagbaling ko sa gilid ko, natanaw ko yung sapatos na susuotin ko. Nasa baba yun, katapat nung nakahanger kong dress na isusuot. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Kasi pagtingin ko doon sa sapatos, parang may nakita akong binti at paa na suot-suot yung sapatos na yun. Kinuha ko agad yung cellphone ko para mag-flashlight. Walang binti. Reflection lang siguro yun ng pader. Nilapag ko yung cellphone ko sa tabi ko at natulog ng muli. Makalipas ang 30 minutos, ayan na naman. Nag-alarm na naman ulit yung cellphone ko. Tumagilid na ako para patayin yung alarm. Pero imbes na mapatay yung alarm, napabangon ako sa kinahihigaan ko. Yung sapatos kasi, nasa tapat ko na. At hindi nga ako nagkamali nung una, may paangang nakasuot doon sa sapatos. Hindi na ako nagdalawang isip. Pagbangon ko, nagtatakbo na ako palabas at ginising yung mga magulang ko tsaka mga kapatid ko. Yung dalawa kong kapatid na lalaki tsaka yung tatay ko yung unang pumasok sa kwarto. Pero wala naman daw tao. Tinignan ko yung sapatos. Wala na doon sa tapat ng dress ko. Nakakalat na siya sa ibabaw ng kama ko. Hindi na ako nakatulog noon. Buti na nga lang at paumaga na din. Saktong gising din noon ng mga kapatid ko papasok sa trabaho at eskwela. Tinext ko agad yung kaopisina ko kung saan ba niya nakuha yung sapatos.
Sabi niya, nabili daw niya yun sa ukay. Napakagrabe nga. Nung umaga, hindi na ako nagtipid-tipid pa. Dumiretso na ako sa mall at bumili na lang ng bagong sapatos. Sabi nung ka-opisina ko na akin na lang daw yung sapatos na yun. Sabi ko, sige. Pero ang ginawa ko, sinunog ko yun. Kasi parang may nakakabit na masamang kaluluwa. Hindi naman talaga ako fan ng mga ukay-ukay na gamit. Mas gusto ko pa na sa mga tiyanggi bumili. Hindi din naman ako again sa mga taong mahilig sa ukay. Pero kung ako ang tatanungin, huling beses ko na itong magpapasok ng gamit sa bahay namin na galing sa ukay-ukay. Magandang gabi, Screamers, at sa iyo din po, Sir Ken. Ako po si Ira. 35 years old na po ako ngayon at nakatira ngayon sa Las Piñas. Hindi po ako originally from Las Piñas. Laking Tarlac po ako sa bandang Concepcion. Nauso po noon yung mga surplus na TV na nabibili sa mga electronic repair shop. Dahil nga hindi naman ganoon karami yung pera namin noon, inaisipan na lang naming bumili ng telebisyon sa mga ganoong tindahan. Hindi naman namin inakala na doon pala magsisimula yung mga kababalaghan sa bahay namin. 7 taong gulang pa lang po siguro ako nung mangyari ito. May TV naman po kaming ginagamit nun. Kaso analog yung TV. Dipihit pa yung paglipat ng channel. At minsan nga, dipukpok pa. Hirap din makapaghanap ng malinaw na channel. Kaya nung minsang nanalo yung tatay ko ng medyo malaking pera sa sugal, eh sinurpresa niya kami ng malaking TV. Tuwang-tuwa po kami noon ng mga kapatid ko kasi flat screen yung TV na nabili ni Papa noon. Flat sa harap pero may picture tube pa din sa likod. Okay na din. Ang importante naman sa amin ay makapanood ng maayos. Swerte pa nga noon kasi may libreng baron na antena. Habang tuwang-tuwa kaming mga bata, eh nangamba naman yung nanay ko kasi baka inubos na ng tatay ko yung perang panggastos namin sa bahay. Pero sinigurado naman ni Papa na hindi nagalaw yung sweldo niya at nanggaling yung pera sa napanalunan niya sa sugal. Isa pa ay mura lang naman daw niya yung nabili. Oo, alam naman naming pera galing sa sugal yun. Pero magagalit pa ba naman kami sa tatay namin? Tsaka nagsusugal lang naman siya kapag may ekstrang pera. Hindi naman niya naging palagi ang bisyo. Pangkatuwaan lang ba? Simula nung nabili yung telebisyon, walang tigil na kami sa panunood kasi ang linaw talaga ng mga palabas. Kahit nanay ko, hindi na nahihirapan sa panunood ng mga teleserye niya. Ngunit hindi lang yon ang nag-iba. Maging ang pakiramdam namin sa bahay, nag-iba na din. Yung bunso kong kapatid na laging masiyahin, naging sobrang bugnutin na. Yung isa naman, parang laging nagkakasakit. Paulit-ulit nga namang dinadala sa hilot, pero wala namang pilay. Dumating din yung time na pina-check up na namin, pero wala din naman daw problema. Tumagal sa amin yung TV na yon hanggang sa 10 taong gulang ako. Kahit malinaw yung mga palabas sa TV na yon, may iba kaming pakiramdam. Hindi kami nanonood ng mag-isa lang. Kasi pakiramdam namin kapag mag-isa lang kaming nanonood, parang may mga kasama kami. Hindi nakikita. Ramdam mo eh. Minsan ngang nanonood daw mag-isa yung nanay ko. Bigla daw nangalay yung kalahati ng katawan niya na para daw may matagal na nakadagan sa kanya. Pero itong isang pangyayaring ito yung nagpabago ng desisyon ng mga magulang ko na alisin na yung TV na yon sa bahay namin. Isa lang yung kwarto doon sa dati naming bahay. Sama-sama na kami doon. Kaya kung anong marinig at makita ng isa, paniguradong kita ng lahat. Maghahating gabi na siguro noon nung bigla naming marinig na bumukas yung TV sa labas. Unang nagising yung bunso namin at
naiyak ng malakas na gumising sa aming lahat ng tuluyan. Naaaninag ko pa si Mama noon na binibilang kung kumpleto ba kami sa loob ng kwarto. Nang masiguro niyang nandoon kaming lahat, tumayo siya at binuksan yung ilaw. Narinig siguro niyang bukas yung TV, kaya lumabas si Mama at pinatay yun. Nagalit pa nga siya, kasi bakit iniwan daw naming nakasaksak yung TV? Baka daw magkaproblema sa kuryente at masunugan pa kami. Pagkabalik sa kwarto ay pinatay na niya ulit yung ilaw at pinatulog yung bunso namin. Hindi pa man kami nakakatulog ulit. Ayan na naman. Bumukas ulit yung TV. Natakot na siguro si Mama nun. Kasi pakiwari ko naman ay binunot niya sa saksakan yung TV bago bumalik sa kwarto. Kaya ginising niya si Papa para sabihin siya naman ang magpatay. Tumayo yung tatay ko noon para lumabas. Pero hindi na niya binuksan yung ilaw pagkabukas na pagkabukas niya ng pinto. Biglang napatalon yung tatay ko sa takot. Sobrang lakas ng sigaw niya na napabangon kaming lahat sa higaan. Napasigaw na din yung nanay ko sa gulat. Sumigaw na lang yung tatay ko. Nang sino ka? Hindi kami makakilos lahat noon habang naririnig ang tawa ng isang matandang lalaki galing sa sala namin. Umiibabaw yun sa tunog ng nakabukas na telebisyon. Agad lumapit yung nanay ko at binuksan yung ilaw. Pagkatapos nun, bigla nang tumahimik ang lahat. Parang walang nangyari. Butil-butil yung pawis ng tatay ko nun habang nakaupo sa sahig sa harap ng pintuan. Hindi din alam ng nanay ko yung gagawin. Hindi na din sila natulog nun at binantayan na lang kaming magkakapatid. Kinabukasan, dinala ni Papa yung TV sa junk shop at binenta na lang. Malungkot kaming magkakapatid, oo. Pero hindi namin makalimutan yung takot sa mukha ng mga magulang namin nung gabi na yon. Siguro makalipas ang ilang buwan, nakabili kami ng maliit na TV. Hindi ganun kaganda yung screen kasi nga maliit. Pero malinaw naman yung mga palabas. Naiwan pa din kasi yung baron na antena. Simula nun, kahit ngayong nandito na kami sa Las Piñas, hindi na kami bumili sa mga ganoong tindahan ng surplus na appliances. Buti nga nauso na yung mga online shops na pwede kang bumili ng kahit ano. Kaya doon na lang kami bumibili, o kaya minsan, bumibili na lang kami ng hulugan. Nangyari po itong kwentong ito noong 4th year high school ako. Carol na lang po ang ipangalan niyo sa akin. Sa Iloilo po ito nangyari. At siguro, ito na yung pinaka nakakakilabot kong naranasan sa buhay ko. Gumagawa po kami ng thesis noon. Bali, apat po kami sa grupo. Nung mga panahon na yun, pina-finalize na lang po namin yung paper namin. Kaya sabi ko, para mas mabilis, kami na lang ni Jenny na kaklase ko ang magtatapos. Sinabi ni Jenny na doon na lang daw kami sa bahay nila gumawa. May printer daw kasi sila. Para pagkatapos naming ma-edit at ma-finalize yung thesis paper namin, diretso print na. Wala naman talaga kaming gagawin doon. More on edits lang. Kaya kayang-kaya na naming dalawa yun. Hindi naman talaga kami close friends ni Jenny. Laging close na lang kami nung naging magkagrupo kami. Kaya hindi pa po ako talaga nakakapunta sa kanila. First time ko nung gabi na yun. Pagkatapos sa eskwela ay dumiretso na kami sa kanila. Nakarating siguro kami ng alas 6 ng hapon sa bahay nila Jenny. Maganda yung bahay nila. Dalawang palapag tapos may garahe sa labas. Unang sumalubong sa amin yung tatay niya doon sa garahe. Tapos pagpasok sa loob, yung nanay naman niya na naghahanda ng hapunan. Matapos akong ipakilala sa mga magulang niya, umakyat na kami sa second floor.
Inisa-isa pa niya sa aking i-explain ang bawat kwarto at kung sino ang natutulog doon. May isang kapatid si Jenny na college na at doon nagsistay sa kwarto bago yung kanya. Nung sinabi niyang, "Dito naman, dito yung kwarto ni ate." Nakabukas ng bahagya yung pinto noon, kaya kita ko yung dulo ng kama. Seryoso ako. Pagkasabi niya noon, may nakita akong babae sa loob ng kwarto na nakaupo sa dulo ng kama. Kaya sinabi ko naman, "Hello po, good afternoon po." Kitang-kita ko yung pagtataka sa mukha ni Jenny nung sinabi ko yun. Sinabi ko sa kanya na nandoon yung ate niya sa loob. Sinabi naman niya na wala pa yung ate niya at bandang mga alas 8 pa darating. Kaya sinabi ko ng pabulong, "Eh, sino yun?" Sabay turo sa kama. Nanlamig talaga ako kasi paglingon ko ulit doon sa kwarto, wala na yung babae. Halata akong natakot din si Jenny sa sinabi ko, kaya nagbiro na lang siya. "Ano ka ba kung ano-anong nakikita mo? Baka gutom lang yan. Hindi ka na. Ibaba na natin yung mga gamit natin para makakain na tayo sa baba." Hindi ko na alam yung mararamdaman ko noon sa loob ng bahay nila Jenny. Hindi ako makakilos ng maayos dahil sa nakita ko. Nung makarating sa kanila yung ate niya, nagulat ako kasi kamukhang kamukha niya yung nakita ko sa loob ng kwarto. Pinagkaiba lang, kakarating lang niya talaga. Pawis na pawis pa nga dahil siguro sa biyahe. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Maliban sa nag-i-edit kami ng thesis, ilingon ako ng lingon sa paligid. Baka kasi makita ko ulit yung babae sa kwarto. Meron pa ngang nangyari na sobrang hiyang-hiya ako. Lumabas ako para mag-CR. Nakakainis lang kasi nasa baba pa yung CR nila. So dadaanan ko ulit yung kwarto ng ate niya, pati ng mga magulang niya. Nung bumaba ako, walang tao. Panatag akong umihi sa banyo. Paglabas ko ng CR, nakatayo na doon yung ate niya. Sobrang lakas ng sigaw ko na nagising yung mga magulang ni Jenny at dali-daling bumaba papunta sa CR. Si Jenny din na pababa na. Sinusubukan akong pakalmahin ang ate niya noon, pero ayoko talagang magpahawak sa kanya. Kasi nga hindi ko naman alam kung totoo ba siya o hindi. Ending, ate pala niya talaga yun. Para akong na-trauma sa nangyari. At hanggang ngayon, hindi ko pa din makalimutan. Minsan nga nagbibiruan na lang kami tungkol doon sa pangyayari. Pero simula noon, kahit naging close na kami ni Jenny, hanggat maaari ay hindi ako tumatambay sa bahay nila. Sa takot ko na makita ulit yung babae sa kwarto ng ate niya.